So, dalawa yung attack daw dito, sabi ng BIR. May attack kami sa inyo. Papakita ko. Ito, ang unang attack eh, mag-ingat kayo. Kasi sinabi na rito kung paano nila titirahin kayo. Ayan, no? Kung nakikinig yung mga vloggers, ito yung mangyayari. Ayan, ito yung mangyayari, bossing. Tirahin kayo ng civil penalty. One. And pangalawa, tirahin kayo ng tax evasion. Ito, criminal. Ha? Criminal. Crime. Criminal. Ito, money. Yan, money. Ito, money. Ito, criminal. So, magkakaroon lang ng krimen yung vlogger. Ano ba? Yung vlogger. Magkakaroon ka lang ng krimen, sir, pag hindi ka raw nagbayad. Magkakaroon ka ng krimen pag hindi ka nag-declare. Magkakaroon ka ng krimen pag hindi ka nag-register. So, may tatlo ka palang dapat gawin. Register, declare, pay. Liwanag eh. Register, declare, pay. Napakasimple. Ano nangyari dito sa mag-asawang to? Tama ba yung naging desisyon nila? Ayan. Sorry po, ma'am, ano pangalan nito? Ma'am Camille at saka bossing ka-taxpayer J. Sam, sorry po. Ha? At wala po akong intensyon na sirain yung pangalan ninyo. Andi dito lang ho, binabasa ko. Kasi sabi dito, ine-equate ho yung pagtanggal ninyo ng 12.5 million subscriber ninyo. Dinilit po ninyo, ayan o, sabi o. Yes, deleted na po ang channel. Di naman natin mapi-please lahat. Actually, nakapag-please na ho kayo ng... nakapag-please kayo ng 12.5 million people na nag-subscribe sa inyo. Nasasabihin nyo, hindi nyo mapi-please lahat. Natural. Hindi nyo pwedeng i-please yung 7 billion people. Hindi nyo pwedeng i-please yung 110 million Pilipinos. Pero yung 12.5, it's worth fighting. It's worth fighting, ma'am. Sinayang nyo. Hanap buhay nyo, sir. Sinurrender nyo. At hindi maganda tong, sorry, sir, ha? Hindi ho ako nag-judge sa inyo. Ayoko pong mag-judge. Pero yung pagbenta ho ninyo at pagkatapos ay pagpo-post ninyo na ibinebenta nyo itong property na to, ina-advertise nyo na rin, nag-i-influence na rin kayo, at ang ini-influence nyo, eh, BIR. Ini-influence nyo yung BIR at sinasabi nyo, oy, meron akong bahay, may swimming pool, oy, eto yung mga sasakyan ko, edi ang dali-dali na nila. Alalahanin ninyo, government agency ang BIR. Saan nakarehistro yung bahay nyo? Sa local government unit. Yun lang sinabing local government unit. Government din yun eh. So, anong gagawin ng BIR? Eh, di pupunta lang siya sa local government unit. Titingnan yung bahay ninyo. Saan pa nakarehistro yung bahay nyo? Sa land registration authority. Ano yung land registration authority? Yung nagbibigay ng tax, transfer certificate of title. Eh, government din yun eh, yung titulo, TCT, ng lupa. Eh, di kukunin din ng BIR yun, sir. Ina-advertise mo ngayon yung LTO, yung sasakyan mo, bossing. Ina-advertise nyo. Tapos sinabi nyo, magbibigay pa kayo ng 100,000 commission sa magre-repair at kayo yung kakausap ng tao. Napaka... Ang dinapat... Ang simple lang, sir, ang sagot ng problema mo, register... declare, at saka pay. May dalawa yung maiiwasan mo eh. 50% charge, sir. At saka, ano isa? Criminal. Hindi pa ito. Ang ganda eh. Gagawin ko nga itong series. Gagawin kong vlog. So, ang gagawin natin, vlog. Tinignan ko ngayon uli, sir. Ha? Ganda ng story nito eh. Ayan, ito yung story niya. Tinitingnan ko ba? Ito, story. Okay, story ha. Susunod ko, tinang no. Itong mga taong to, sabi nila,
influencer, happy to dialogue with BIR over tax due. Mga bossing ko, mga minamahal kong ka-vloggers, mga ka-taxpayer, pare-pareho tayong taxpayer, kaya sabi ko, ka-taxpayer. Ang gaganda ng mga mukha nyo rito, sir. Tapos, gumawa pa kayo ng ano? Gumawa pa kayo, ayan o. Gumawa kayo ng Creator and Influencer Council of the Philippines. Diyos ko, sir. Ha, utak BIR ako, sir eh. Kung ako magiging mataas na opisyal ng bureau, kawawa kayo sa akin, sir. Ano gagawin ko sa inyo? Simple lang. Ah, kayo pala ay, ano pangalan, nakalimutan ko. Creator and Influencer Council of the Philippines. Okay. Unang tanong. Unang tanong ko. Ah, kayong tatlo pala ang ano ha? O, kayong tatlo. Pasusubpina ko kayo. Pag pinasubpina ko kayo, ang tatanungin ko sa inyo is, register ba sa BIR? Patay kayo. Kung hindi register yan, criminal. Yung palang organization, makakasuhan na ng criminal. Number two, anong gagawin nila? Ah, asosasyon pala kayo ng mga vloggers, sabi ng BIR. O sige, bigyan mo kami ng listahan ng vloggers, patay na. So napasama pa. Isusupina ngayon. Subpoena duces tecum ang tawag ng BIR dyan, or subpoena duces tecum ad testificandum. Isusupina ngayon ng BIR yun. Ha? So pag sinupina ng BIR yan, ibibigay mo yung mga pangalan ng members mo, patay kang bata ka. Eh eto nga oh, ako lang eh, simple lang eh. Chinek ko eh. Oh, how to be a member. Ayan. Ay hindi pala yan, nandito dito pala. Ayan oh. Ang wala pala, mukha ko pala to. Ayan oh. Panginoon ko, kawawa itong mga taong to. Ayan, ang gaganda ng mga picture. Ayan oh. Meet the CICP board. In-inform mo na ang BIR, ito yung mga taong vlogger. Ito yung mga taong kumikita. Tsaka sinabi pa rito kung gaano kalaki yung kita, sir. Dito sa membership, ayan, pumunta ka sa membership, makikita mo yung babayaran nila, sir. Eh. Ayan o. Grabe. O. Yan. Ang simple, sir. Eh. Ang simple. Ang daling manghuli. Ayan o. So, kung ikaw nagbayad ka ng 5,000, okay, at saka may mga agencies ka pa rito, pati itong mga agencies na to sa huli. Ha? Kasi member ka, sir, eh. Ikaw yung nagbabayad dun sa influencer. Kung ikaw yung brand, agencies, and partners, ikaw yung nagbabayad sa influencer. Ikaw yung bumibili ng service. Huli, sir. Napaka-andali. Ito yung isa sa mga offensive attack ng bureau. Offensive attack ito. Huli lahat ng miyembro. Isusubpina yan. Sir, ano dapat namin gawin? Tsaka na lang natin pag-usapan. Sinasabi ko lang yung weaknesses dito. Hindi ko sinisiraan ng grupo. Mag-member kayo ng kung anumang grupo to. CICP. Okay? Legal naman to eh. Nasa batas naman tong grupo. Now, isa pa. Madaling malaman ng BIR kung magkano kinikita. Kasi sa YouTube mismo, ayun o, how much do YouTubers make? May computation. Ayan o. At saka hindi lang may computation, may sinasabi kung sino yung top o katulad dito. Sinasabi dito yung kung sino yung top vlogger at magkano kinikita ng top vlogger. Ayan, ito. Sorry, mama, ka-taxpayer Alex, ha? Ayan o. Si Alex, si Will, si Patrice, si Joyce, si Pamela, si David. Binabasa ko lang. Arabella, si Erwan, si Daniel, si Mikael, become a travel influencer. O yun. So, ito mga bagay na to na nakikita nyo ho rito. Ito ho yung mga paraan. Ang tawag ko kasi dito ay mga
offensive attack ng BIR. So sa susunod, ang didiscuss ho natin is ano naman yung the best defensive. Ayun. Kung merong offensive, may defensive. At bago yan, gusto ko sanang ipakita sa inyo yung decoy. Ang tawag ko ho kasi dito, decoy. Pag ito ho ginawa ninyo, itong specific provision na to, itong decoy ho yan eh. Yan, decoy ng BIR yan. Pag ginawa nyo yan, ito ho yan eh. Pag ginawa nyo yan, ako, dineclare nyo yung sarili nyo sa problema. Hindi lang yan. Ito ho, isa pa sa may problem ang BIR eh. Na nakasulat dito na highly questionable. At huwag nyo hong sundin. Kumonsulta ho kayo na mahuhusay na lawyers, kumonsulta ho kayo na mahuhusay na accountants at bookkeepers para matulungan ho kayo. Okay? Teka lang, hinahanap ko. Hindi ko mahanap eh. Ito muna tingnan ninyo. Okay? Habang hinahanap ko ho yung napakadelikadong statement ng bureau dito, ay panoorin nyo muna ho yung influencer! Nasaan ka ba? Maganap, magpakita ka na. Ayun, nakita ko niya. Okay. So, ito po yung gusto kong bigyan ninyo ng pansin sa statement ng BIR para hindi ho kayo magkaroon ng bigger problem kung ito ho ang inyong pag-aaralan. Ito po. Kasi ho dito, pwede hong ma-reduce. Ayan, substantially yung inyong tax due. Magbayad ho kayo ng tax due habang wala pa ho kayong letter of authority. Yan ho lang ano. Yan ho yung isang way na gusto ko sanang ipalaganap sa inyo at gusto ko rin sanang i-inform sa inyo na meron tayong itanong muna kay Maestro. At ito po ay ID ko. Okay? So, marami pong salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. Abangan ho ninyo yung part 2 ng vloggers. Okay? Thank you! I can't conceal it.